Papakita ko lang dito yung ano, kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng Cabius issue. Kasi may napanood akong video sa Facebook, yung crankset daw na ano, Ultegra ba yata yun? Ultegra nga yata. Yung tinesting ng Cabius, tinapakan bigla. Eto, tinapakan ng sobrang lakas ng tension. Tapos ewan ko kung nangyari, kung may naputol ba dun o eh. Ewan. Ang pang-testing ng Cabius, kasi ganito kung bakit nagkakaroon ng Cabius. Paano ba pumapasok yung issue ng Cabius? Pag sinabing Cabius, yun yung kapag nandung ka sa may mabigat na chain ring, halimbawa dito, sa pinakamalaking chain ring, kung halimbawa naka 42 teeth ka or 52 teeth pag sa road bike. Ito, ilalapit natin yung video ah. Eto. Pag nasa 52 teeth ka or 42, yung pinaka ano, yung pinaka biggest chain ring mo, pag nakaset ka rito, o kahit sa may middle chain ring ka, tapos andito ka sa may pinakamaliit na kag sa likod, yung pang 11, or yung pinakamaliit. Pag silang dalawa yung magkatapat na ginagamit mo yung setup na yon, tapos kumabios, yung pag sumakay ka, tapos unang padjak mo, habang bumibigat yung padjak, parang dumudulas na pumipitik na parang may napuputol. Ganun yung sinasabing Cabius issue. Yung pagsakay mo, di ba, parang tak-tak, kaganon. Doon pumapasok yung sinasabing Cabius issue. Tapos, ang nangyayari kasi niyan, di ba, minsan, nakikita mo yung kadena mo marumi na, o kaya kinalawang na sobrang tagal. Tapos, ang lagi mo lang naaalagaan, halimbawa, yung cogs mo, lagi mo nalilinisan. Siyempre, madaling linisin yung cogs kasi, siyempre, open na open din siya. Hindi katulad sa chain. Akala mo nalinisan mo na yung labas pero yung loob marumi. Kinakalawang ganyan. Kaya ang ginagawa natin lagi, bibili ng bagong chain. So ang nangyayari, yung chain mo bago, tapos yung cogs mo yung luma. So mangyayari dyan, yung cogs mo, yun yung ano, pinakagamit na gamit, luma na kasi siya eh, tapos yung chain mo is bago. So ang mangyayari, hindi sila compatible nun, gawa ng bago tas luma. Kaya dun papasok yung Cabius issue. Minsan naman nadadala sa gagamitin mo lang ng gagamitin para mag-fit siya, kumbaga parang maging compatible sila. Pero ang pinakamagandang way dun, kung gagamitin mo, ay kung magpapalit ka, palitan mo yung kadena, palitan mo rin yung cogs. Para same sila, pareha silang bago, pareha silang ano. Magpipit sa isa't isa kasi pareha silang bago eh. Hindi ka tulad kapag magpapalit ka ng chain lang, tapos yung cogs mo, yung sprocket mo, luma. Hindi sila compatible. Balikta rin natin, kunwari yung cogs naman yung bago, tapos yung chain mo yung luma. Talagang hindi rin compatible yan kasi syempre, bago yung cogs, tapos yung chain mo luma. Hindi rin sila fit. So, kailangan talaga. Pinaka best way, pareha silang bago para mawala yung Cabius issue. Nangyayari lagi yung Cabius issue dito sa pinaka big chain ring, tas dito sa may gitna, sa pangalawa. Tapos, pwedeng wala rin sa tono. Titignan mo kung nasa tono yung arde mo, kung tapat yung pulley dito sa pinakamaliit kapag nagtotono ka sa simula. Dapat diretso yan na pag ganun. Pag sinilip mo sa likod na part. Kasi maaaring kumabuse doon gawa ng hindi pantay yung pulley, hindi diretso, hindi align. So yun, pinaka best way talaga, magpapalit ka ng chain, sabay mo yung cogs para wala yung Cabius issue. Kasi nakaka-bad trip yung Cabius issue pag nangyari yung ganun. So yun lang yung ipapaliwanag ko tungkol sa Cabius issue. Sana may naintindihan kayo. Yun lang, maraming salamat sa panonood. Ingat sa daan.